Welcome back to my YouTube channel. Maraming salamat sa inyong lahat. Igalab shout out sa mga kababayan natin mula Luzon, Visayas at Mindanao. Pati na ang mga kababayan natin na sa iba't ibang panig ng mundo. Walang iba kundi ang mga OFW. So ngayon araw ay sasagutin po natin yung dalawang tanong mula sa mga nanonood. At maraming salamat sa inyo sa inyong pagsubaybay. Ang tanong ni April Joy Alejandro ay, kung hindi ka raw nahuli, ano ang inyong violation kapag ikaw ay nagparenyo? Okay. Kung ikaw ay dumaan sa checkpoint at iniwasan mo o ikaw ay tinakbuhan mo ang mga nagsasagawa ng checkpoint, wala kang violation doon na citation ticket. Pero kapag ikaw ay nagrenyo, siyempre meron kang penalty doon. Halimbawa, dumaan ka sa checkpoint, iniwasan mo sila. Anong dahilan? Dalawa lang ang dahilan niyan. Expired ang OR ng inyong sasakyan. Pangalawa, marahil expired ang inyong driver's license. Ngayon, ang tanong, ano ang violation mo kapag ikaw ay nagparenyo? E siyempre, kapag ikaw ay nagrenyo sa sasakyan na matagal nang expired ang OR at CR nito, merong karagdagang penalty doon sa inyong babayaran na pagrerenyo. Halimbawa, ipalagay natin isang taon hindi na irenyo ang inyong sasakyan. Magkano ang penalty noon? Kung hindi ako magkakamali ay nasa 100 mahigit ang penalty kapag ikaw ay hindi nagrenyo sa loob ng 1 taon. O kung 2 taon, 3 taon o di merong 300 pesos na penalty mula doon o dagdag mula doon sa inyong original na babayaran sana kapag ikaw ay updated na magre-renew ng rehistro ng inyong sasakyan. Pangalawa, halimbawa kung expired ang inyong driver's license, kaya ko umiwas doon sa checkpoint, ano ang magiging violation mo? Ang magiging magiging consequence nito ay siyempre mula doon sa professional driver's license, ikaw ay back to zero. Ano ang ibig kong sabihin? Siyempre pag expired ang inyong driver's license at hindi mo ito na-parenew agad, inabutan na ng 1 taon, ang mangyari sa inyo, mag back to student permit ka. Bakit? Kasi hindi mo na-renew ang inyong driver's license. So ayun po ang aking sagot sa inyong tanong, April Joy Alejandro. Pangalawa na tanong, nagwawala, hinuli pero meron siyang something at in-inquest agad sa IMOS. Okay, IMOS yata kung di ako magkakamali. Tingnan natin. Okay,
Mula kay Janet Bernardo. Nagwawala daw ang isang tao pagkatapos dinampot ng mga otoridad. At ito daw ay meron daw something. Ibig sabihin, merong diferensya sa kanyang pag-iisip. At pagkatapos nila nadampot, in-inquest agad sa IMOS. So, ang tanong niya dito, paano kung ang isang tao nagwawala at dinampot pero merong namang something at in-inquest agad? Ang mangyayari kapag ang isang tao ay dinampot at in-inquest agad, ang gagawin ng prosecutor ay titignan talaga kung merong diferensya ang pag-iisip ng isang tao na dinampot ng mga otoridad. Ipapasuri ito sa doktor kung meron talaga siyang diferensya sa pag-iisip. Ngayon, kung meron diferensya sa kanyang pag-iisip sa pamagitan ng doktor, so ang mangyayari sa kaso na isinampa ay madismiss. Anong dahilan bakit madismiss ang kaso niya? Eh merong diferensya sa kanyang pag-iisip. So ibig sabihin, hindi pwedeng litisin nila ang isang tao na merong diferensya sa pag-iisip. So yun po ang aking sagot sa inyong tanong, Janet Bernardino. At maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtatanong at sa mga nanonood at sumusubaybay. Maraming salamat po sa inyo and see you on my next video.